Na-curious ako dito. Tingnan nyo. Gumagalaw-galaw pa. Nakita nyo? Gumagalaw-galaw. Parang nakakatakot kay. Ayan. Nakikita natin. Ang laki ng isang ito. Bakit wala ng buhay ito, boss? Nabutan sa kwan ba? Sa init. So, ibig sabihin, pag naiinitan, namamatay. Makikita nyo? Grabe, parang dinosaur tong isda na to, ah. Oh, parang dinosaur. Ito, parang sirena. Grabe, anak yata to ng sirena. Ito, ano ito, kuya? Panangitan. Panangitan. Matatanaw natin mula dito, yung mga wild ducks na hile-hilerang nagpapatrolya, na animo'y nagpaparty sila. Nagiging tourist attraction na rin ito, dahil dinadayo rin ito ng mga tao para maligo sa areyang ito. Dahil sa ibaba, kulay asul yung tubig. Good morning mga kawari, welcome back na naman sa aking panibagong vlog. Panibagong araw, panibagong lugar na naman ang ating i-explore ngayon. So ang destinasyon natin ngayon ay papunta tayo sa Silago, Southern Leyte, para puntahan ang isang isla na kakaiba. Sabi nga mga taong naninirahan, malapit sa islang ito ay kapag ginalaw mo daw yung mga hayop na nakatira dito ay biglang magagalit yung dagat at bigla itong lalaki na pwedeng ikapahamak ng mga taong pupunta rito. Ayan. So kaya actual kung ipapakita sa inyo kung ano nga ba ang meron sa islang ito. Ang oras natin ngayon ay alas 5 ng madaling araw. Inaasahan nating makakarating tayo ng alas 8:30. So yun, magsi-shoutout naman tayo sa mga laging nagko-comment sa aking mga video. Shoutout nga pala kay Jason Ibanez. Ayan, shoutout kay Mark Renz Balanay. Ayan, shoutout din kay Ning Kim Sagrado Gomos from Korea. Ayan, shoutout din kay Versong Castaneda. Ayan, at shoutout din kay Johan Dipasana from Mahaplag Leyte. Ayan, at shoutout din kay Jose Sagada. Ayan, from Australia. Yun. So maraming maraming salamat sa paging pagsusubaybay sa aking mga video. Ayan. Na tayo ng ulan, pero nakikita ko sa unahan na meron namang liwanag sa bandang Southern Leyte, kaya ipagpapatuloy pa rin natin kasi malapit-lapit na rin tayo. Pagkatapos lamang ng mahigit 3 oras na biyahe ay narating natin itong Silago, Southern Leyte. Nandito tayo ngayon sa Barangay Lagoma. So Barangay Lagoma to, boss, no? Oo, Barangay Lagoma. Kung saan dito tayo sasakay papunta sa pupuntahan nating isla. Itong islang ito ay tinatawag nilang Batong Dako. So dito matatanaw na natin yung isla. Ayan, tingnan natin doon. So yun. So dito maliit tingnan yung isla, pero sabi nila pagpunta natin doon, napakalaki daw na isla ang makikita natin. So dito tayo sasakay. Ang sasakyan nating bangka ay eto. So dito, ayan, yung pamasahin ng bangka sa mga hindi nakakalam, sa mga gustong pumunta dito ay 500 pesos kapag pupunta ka doon sa isla. Mula dito ay magbibiyahe lamang tayo ng mahigit 10 minutes para marating natin ang islang yan. So pagkatapos lamang ng 10 minuto na pag-travel natin mula sa Barangay Lagoma mainland ay narating na natin itong Batong Dako. Ayan.
So pagdaong mo pa lang dito, unang mapapansin natin na mag-expect na tayo sa pangalan pa lang na tinatawag nilang Batong Dako, ay talagang alam na natin kung ano ang dadatnan natin. Look at that. Talagang hindi mo papansin na malaki ang batong ito kung nandun ka lang sa mainland ng Barangay Laguma dito sa Silago, Southern Leyte. Pero dito hindi abot ng mga mata mo kung titingnan mo ang buong islang ito. Ayan. Dito mga kawaray, nakabutan na natin sila kuya na nangingisda. Na-curious ako dito. Tingnan nyo. Ano ito kuya? Ano ito? Umang. Gumagalaw-galaw pa. Grabe. Parang mga shell. Pero umang ito. So, ayan oh. Tingnan natin. Ayan. Itong mga gumagalaw na ito, ay hindi ito nakakain. Bagkos, ito yung pain nila sa kanilang pamimingwit dito sa dagat. Akala ko, huli nila to. Pero, nakita nyo, gumagalaw-galaw, parang nakakatakot kainin. So, pain lang pala ito ng isda. Ayan. So, dito, makikita natin yung kanilang mga huli. Ito pa lang yung huli nyo, kuya. Ayan. Makikita nyo, grabe, parang dinosaur tong isda na to, ah. Oh. Parang dinosaur. Ito, parang sirena. Grabe, anak yata to ng sirena. Ito, ano ito, kuya? Panangitan. Panangitan. Ayan. Bihira lang tayong makakita na mga ganitong klaseng yamang dagat. Ano to, boss? Kaskas. Kaskas. Nakakain ito, boss? Kinakain namin yan. Dito, manguhuli kami dito. Ah, nanguhuli kayo dito. Tapos kainin namin. So, marami dito? Marami yan. Dito. Anong oras sila lumalabas? Kahit anong oras. Bakit wala nang buhay to, boss? Nabutan sa kwan ba? Sa init. So ibig sabihin, pag naiinitan, namamatay. So yan o. Wala nang buhay to. Pag naabutan sa init, namamatay sila dito. Ayan, kaya wala na. Kung titingnan natin, maraming mga alimango dito na mga namamatay. Tingnan nyo, ito. Grabe ang laki nito. Wala nang buhay. Papansin din natin dito rin sa ibabaw ng mga bato nangingitlog yung mga ibon. Papakita ko sa inyo. Ito yung itlog niya. Ayan. So yun, hindi pwedeng dalhin kundi pwede lang natin tingnan. Ayan. So bukod sa alimango at bukod sa mga ibon na nandito, makikita din natin nandito yung mga makamandag na ahas. Tara, pakita ko sa inyo. Harisel, harisel eh. Ayan. Grabe. So yan daw yung makamandag na ahas na nakakamatay. Delikado, kapag matuklaw ka nito ay pwede kang mamatay. Dito may makikita tayong mas malaki. Ayan. Nakikita natin ang laki ng isang ito. Hindi na mamaak. Grabe. Hindi na mamaak. So, according sa mga tao nandito, hindi yan mangangagat kapag hindi nyo hawakan. Hindi natin pwedeng pulabugin yung mga nakatira dito, especially yung mga ahas na nandito, dahil pwede tayong masawi kapag nagkamali tayo. So, ang gagawin ko lang ay ipakita sa inyo. Mostly, yung mga ahas na makikita natin na nandito ay nasa ilalim sila ng mga bakawan. So, sabi nila kuya, kapag tinangka mong galawin yung mga nakatira dito, kagaya ng ahas, pugad ng ibon, at yung mga ibon na nandito na lumilipad, at iba pa na nandito, pupwede nating daw kapahama dahil maaaring magalit sa atin yung karagatan. Lumalaki yung dagat. Thank you.
sa mga pupunta dito, malaya tayong tingnan ang lahat ng nandito. Huwag lang natin gagalawin ang mga nakatira dito at gagambalain. Dito, naninirahan yung mga ibon. At sa ilalim naman ng bakawan na ito, ay makikita natin yung ahas. Ayan, dito, namumugad yung mga poisonous na ahas. Ayan. So dito naman ang pangunahing pagkain ng mga ibon na paikot-ikot sa islang ito ay doon sila kumukuha ng kanilang pagkain sa dagat. Pagkain nila ay isda. Itong mga ibon na lumilipad ay lumalangoy ito dito sa ilalim ng dagat para kumuha ng makakain nilang isda. Dito sa pinakatuktok na ito, makikita natin yung ibang island. So yung island na yon, yan yung tinatawag na San Pedro at saka yung San Pablo Island. So dito naman ay nakaharap tayo sa Pacific Ocean. So dito madalas umiikot yung mga bangka ng mga taga Barangay Laguma para mangisda dahil sa area ito sagana sa isda. Dito sa tuktok ng batong ito, makita natin na may nakatayong parola. Ayan, na ginawa ng LGU para malaman ng mga mananagat na merong batong malaki dito. Kasi kung wala ito, ay siguradong babangga yung mga magbibiyahe dito sa dagat na ito. So, etong lugar na ito, dito sa Barangay Laguma, Southern Leyte, ay kumpirmado na itong lugar na ito ay pinamumugaran ng mga poisonous and venomous snake at iba pang mga animals na nandito. Nagiging tourist attraction na rin ito dahil dinadayo rin ito ng mga tao para maligo sa area ito. Dahil sa ibaba, kulay asul yung tubig. Talagang napakalinaw. Sulit yung pagpunta natin dito kahit maulan. Nagising tayo ng maaga para makarating dito at nawalanan tayo. Pero pasalamat tayo kay Lord kasi binigyan tayo ng magandang panahon para mapuntahan ang islang ito para may pakita sa inyo. Wow, grabe. Wala akong masabi. Ngayon ay babalik na po tayo ng mainland. At sana po ay na-enjoy natin yung naipakita ko sa inyo ngayong araw. Kaya tara! So yun nga mga kawaray, nakarating na tayo dito sa mainland ng Silago, Barangay Laguma, Southern Leyte. Sabi ng mga tao, may makikita tayong mga wild ducks doon sa area ngayon. Dahil ngayon ay low tide, matatanaw natin yung mga wild ducks sa parting yon na talaga namang napakarami. Na kung tawagin dito sa Bisaya ay gamaw. So itong gamaw na ito, ayan, ay talagang bihira lang makita dahil hindi ito masyadong nakikita ng mga tao dahil dito sa ilalim ng dagat ay sumisisi dito. Para itong nakikita nating parang hawig ito ng bibe. Pero nagkakamali po tayo, hindi po ito bibe. Matatanaw natin mula dito yung mga wild ducks na hile-hilerang nagpapatrolya, na animoy nagpaparty sila. Itong mga wild ducks ay hindi ito hinuhuli ng mga taga rito. Hinahayaan lang ng mga taga rito na mamuhay ng payapa yung mga iba't ibang klase ng mga hayop na nandito. Kagaya ng bayawak na makikita natin dyan sa ilalim ng tulay, nagpapabilad ng araw tuwing talagang sisikat yung araw. Maraming salamat sa
pagsama sa araw na ito. I hope nagustuhan nyo itong video na ito. Huwag nyong kalimutang i-like at i-share ang video. At kung bago rin kayo sa aking YouTube channel, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video na kagaya nito. See you again sa aking next video. Let's go!